Kung ikaw ay isang ina, mapapatawad mo kaya ang isang taong pinagkatiwalaan mo ng gusto, subalit siya pa ang gumawa ng karumal-dumal sa iyong anak na babae? Paano ang gagawin mo? Mga kaibigan, ito po ang ating sasagutin sa ikalawang bahagi ng Totoong Buhay at Pakikipagsapalaran ni Santa Maria Goretti. Dito lamang sa Once Upon a Saint. Yes, hi! Hello there! Magandang araw pong muli sa inyo mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyo mga tahanan. Ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Canaveral, nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint. Tatlong dekada na. Tuloy-tuloy po kami naghahatid ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Bayani ng ating pananampalataya. Kaya halina po kayo. Tipunin na ang buong pamilya. Si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lolo, si lola, si tito, si tita, si nene, si totoy, si bunsoy. Higit sa lahat, ikaw na nakikinig at nanonood sa atin. Isama mo na rin si Muning at si Bantay at pati na si Manong at si Manang. At mabless po tayong lahat sa ating ihatid na kwentong banal. Maria Goretti, isinilang po siya sa malayong lugar dito sa Italia, sa Corinaldo, Italy. Subalit dahil nawala na ng hanap buhay ang kanyang mga magulang na sila Luigi at Assunta, napilitan po silang lumipat dito sa La Freire de Conca, 40 miles away from Rome. At dahil dito, nanirahan sila doon sa lugar na yon kung saan magkahati sila ng bahay ng mga Serenelli at sila naman na mga tawag nito mga Goretti ay sa baba. Ang mag-ama na si Giovanni at si Alessandro ay sa taas. Kumbaga parang entresuelo ito. Ano po? Parang apartment sa itaas sa baba. Pero mahirap ang buhay. Napansin lamang niya ng batang si Maria na itong si Giovanni na tatay ni Alessandro parating naglalasing. Nabalitaan din ng nanay ni Maria Goretti na si Assunta na namatay pala at balo na itong si Giovanni dahil yung anang kanyang asawa ay namatay ng may problema sa isip. Kumbaga naging psychiatric patient siya, medyo nabaliw. At natutuhan ng bata na si Alessandro, 20 years old, ang pag-inom, ang pagmumura at ang lahat ng mga bisyo na nakikita niya sa tatay niya. So anong matututunan natin pagka ganito ang samahan sa pamilya? At dahil sila ay nasa baba, kung bumababa itong mga dito, napapansin ito ni Maria na pag bumababa si Alessandro, minamasdan siya ng hindi maganda. Kamusta ka? Ganda mo ngayon, ha? May kaba? May takot si Maria, 11 years old. Subalit kakaiba dahil itong si Alessandro, marunong din naman yung bata. Lahat na ipinapagawa ni Assunta, ginagawa ng buong puso ni Alessandro. Kaya naibuhos niya at napagkatiwalaan niya itong si Alessandro na hindi gagawa ng masama. Itong si Assunta, dahil namatay si Luigi, alam mo bang kinamatay ni Luigi, yung tatay nitong si Maria Goretti, nakagat ng lamok at nagkaroon ng malaria after 11 days, namatay. Kaya si Assunta ang gumagawa ng lahat ng paraan para maitawid yung kanyang anim na anak at si Maria ang pinakamatandang babae. Siyempre, pagka ikaw matandang babae, aasahan ka ng nanay mo na gagawa sa bahay. Dahil si Assunta nandoon sa bukid, gumagapas, nagtatanim, etc. Tumutulong si Alessandro. Kaya, nagkaroon ng magandang relasyon at parating nandiyan dyan. Pero ang hindi niya alam, pagka wala siya, sinisilip, tinitingnan. At nararamdaman ito ni Maria Goretti na parang nakakatakot. Sabi niya, Inay,
Ano po kaya? Lumipat na tayo. Ay, nako. Maria, naintindihan pa ba sinasabi mo? Sa pa tayo pupunta? Wala nga tayong hanap buhay. Dito lang tayo. Mabuti tinutulungan ako ni Alessandro. Kasi po, itong tama na. Ayoko na magpag-usapan yan. At nung Sabado na yon, July 5, nagkagulo! Doon sa bahay na tinitira nila, ang mga kapitbahay nagdadaldalan, umiiyak yung isa niyang bunsong anak na si Estrella. At sabi niya, Asunta, pagdating niya galing sa bukod, Ano nangyari? Dahil nakita niya nga yung trail ng dugo. Ang sabi nung isang matandang, ang iyong anak, si Maria, dinala sa pagamutan. Bakit? Ano nangyari? Pinagsasaksak siya ni Alisana. Hindi makapaniwala si Asunta. Ulitin mo, sinabi mo, ano nangyari? Maraming tama ng tatalim ng panghasa namin at sugat-sugat ang anak mo. Handoon nag-aaga buhay. Si Alessandro! Alessandro! Galit na galit si Asunta. Kung ikaw ang nanay, anong gagawin mo? Isang malungkot na bahagi ng buhay ni Maria Goretti, subalit tingnan natin kung ano ang gagawin ni Asunta matapos ang lahat ng karumal-dumal na ginawa kay Maria Goretti. Pero bago tayo tuloy magpaalam, siyempre meron tayong tanong. Naku po, sana'y masagot nyo kaagad dahil ang unang makakasagot nito may premyo. Kailan pinatay? Kailan ginawa ng karahasan ni Alessandro si Maria Goretti? Yun ang dapat nating malaman. Kailan nangyari yung karahasan? Ha? Hindi yung feast day, yung karahasan. Sagutin nyo kaagad at syempre ipadala ang inyong mga sagot dito sa ating address, sa ating email address. Maraming salamat. At